Discuss lang natin ngayon tong BE type injection pump ng diesel engine. Pag-usapan muna natin kung ano bang purpose nitong injection pump. Bali, ang purpose ng injection pump sa diesel engine is to provide the fuel na kailangan ng engine para ibigay niya yung tamang gasolina sa engine na diesel. Para din siyang distributor ng gasoline engine. Bakit siya parang distributor ng gasoline engine? Kasi 'di ba sa gasoline engine, meron tayong tinatawag na firing order. Para mag-fire ang gasoline engine, meron tayong tinatawag na firing order, which is usually is 1 3 4 2. 'Di ba? 1 3 4 2 na firing order. So mauuna mag-fire yung 1, number 1 piston, susunod yung number 3, tapos susunod yung number 4, tapos susunod yung number 2. 'Di ba? So paano nagagawang magkaroon ng tamang sunod-sunod na firing ng mga spark plug para magkaroon ng tamang combustion event? Nagagawa yung combustion event na yon, yung tamang firing order, sa pamamagitan ng distributor. Diba? Sa distributor, mayroon tayong tinatawag na distributor cup, tapos nagro-rotate yung rotor para umikot yung rotor dun sa loob ng cup at tatamaan niya yung unang bakal na nandun sa distributor na 1. I-distribute niya yung spark kay 1, magpa-fire si cylinder 1, tapos susunod na katabi niya, 3, pa-fire niya si cylinder 3, tapos susunod na katabi niya pag-ikot, pa-fire niya cylinder 4, tapos susunod na pag-ikot niya, yung 2 na cylinder naman. So, umiikot-ikot yung rotor sa loob ng distributor cup. So, napansin ko, ganun din naman ang function ng injection pump. Siyempre, sa diesel engine, which is hindi ignition ang nagpapakombust, but compression ignition, spark ignition kasi sa gasoline, di ba? Dito sa diesel, compression ignition. Pero, syempre, may firing order pa rin yan. So, anong magpa-fire? 1 pa rin, tapos sunod 3, tapos sunod 4, tapos 2. So, 1, 3, 4, 2 pa rin ang firing order ng 4-cylinder na diesel engine. Pero, since wala namang spark plug yan, dahil hindi naman spark ignition ng diesel engine, but a compression ignition engine, di ba? Anong nangyayari? Itong injection pump, ito rin yung nagbibigay ng tamang firing order. Diba? Magaya dito, ito yung ports na dito nakakabit yung steel pipe papunta sa injector ng diesel engine. So, ang mangyayari yan, pag umandar yung engine, pag nag-rotate si crankshaft, which is yung gear na itong injection pump ay nakakabit sa crankshaft, pag ikot nun, yung pagbigay ng diesel nitong injection pump is naka-dependent sa firing order. So, kunwari, ito yung kay 1, ito yung 3, ito yung 4, ito yung 2. Mayayari, unang magpa-fire ito, 1, 3, 4, 2. So, basically, yung injection pump, distributor din siya. Diba? So, distributor ng tamang firing order ng diesel engine. So, at the same time, hindi lang siya pang bigay ng tamang firing order. Hindi rin siya parang pang distribute. So, isa ring purpose niya is para magbigay ng tamang fuel quantity sa nakadepende sa tapak ng silinyador mo. Diba? Ito nakakabit yung silinyador ng gas pedal natin, yung cable. So, pag kinapakan natin yung gas pedal natin, hihilahin ito ng cable. Diba? Ito rin ang nagbibigay ng tamang fuel para sa tamang takbo ng diesel engine mo. So, dalawang purpose niya, to distribute fuel according to the sa tamang firing order and para magbigay ng tamang fuel quantity sa pangangailangan ng engine. So, discuss muna natin, ito yung tinatawag na VE type injection pump. So, paano natin malalaman kung mag-a-apply itong video na to sa'yo, sa kotse mo? So, tingnan nyo lang yung design, di ba? Pag nakita nyo yung engine nyo na ganito rin yung likod, may block na ganito, tong square na ganito, tapos may solenoid din dito, tapos meron tong screw na to, tapos yung lock nut, di ba? Tapos merong ganitong shape, tsaka ganito, di ba? Yun yung mga distinguishing features niya.
na para ma-identify mo na parehas ito sa injection pump ng diesel engine mo. Pati itong nut na to, pati itong fuel feed pipe na to, pati itong bolt na to, pati itong sensor para sa RPM. Pati ito rin, yung pinaka throttle control niya. So, meron lang isang version nito, which is yung pang may fuel compensator dito sa taas na pang turbo engines yon. So, pag turbo engines, iba lang tong ibabaw niya. Itong part na to. Diba? Simula dito sa ibabaw hanggang dito sa line na to. Natatanggal kasi yan. Dito nagiging iba. Pag turbo version yung engine. No, pero basically, parehas to. Diba? Ano nga pala to? Zexel na injection pump, which is alam ko Bosch yung unang nag-design. Tapos sa Korea, nabigyan ng license yung Doowon tulad nito. Pang Kia Prego kasi to, Doowon yung nag-manufacture ng injection pump na to. Discuss naman natin yung mga purpose ng mga nakikita natin dito sa injection pump na to. So, sa ilalim, itong bakal na to, bracket lang yan. Diba? Bracket lang kung saan tumutulong na humawak siya do sa engine. Diba? Ngayon, meron tayong tatlong bolts or nut para mag-attach siya dun sa engine. Isa dito, tapos isa dito sa kaliwa. Diba? Tapos isa dito. Bali, tatlo yan. Ngayon, mapapansin mo, meron siyang slot. Diba? May slot yan. May slot yun. Diba? Baga, hindi siya bilog lang. May galawan yung bolt. Tapos may slot din dito. So, bakit siya may slot? Para pagbabaguhin mo yung injection timing. Diba? So, parang nangyayari, pag nakapasok ito sa engine, luluwagan mo yung tatlong bolt na yan. Diba? Tapos, irorotate mo to. Diba? Parang ganun lang din sa distributor ng gasoline engine. Diba? Pag mag-a-adjust ka ng ignition timing, luluwagan mo lang yung distributor, tapos irorotate mo yung distributor. Diba? Para mabago yung timing event ng pag-fire ng ignition. Pagdating naman dito, timing event pa rin. Kung kailan kasi, ito sabi ko nga kanina, parang distributor din tong diesel, tong injection pump. Diba? Siya yung nagdi-distribute ng, kung sa gasoline spark, ito ang dinidistribute niya is yung fuel sa bawat silindro. Diba? So, pag in-adjust mo yan, ikot mo ganun din, magbabago din kung kailan magpa-fire yung injection event ng diesel injection pump na to. Diba? So, dito, ito, screw lang to para dito pinapasok yung dial gauge para sa accurate na pag-timing nitong injection pump. Diba? Ito yung sa idle up. Diba? Ito yung sa idle up ng aircon. So, may diaphragm dyan. Dito pinapasok yung vacuum. Siyempre, may solenoid dyan. Pag on mo ng aircon mo, mag-on yung solenoid, ilahin ng vacuum tong diaphragm sa loob. So, pag hinila ng vacuum diaphragm sa loob, aatras ngayon to. Makikita mo to, papasok. Diba? So, pag on ang aircon, diba, ito yung silinyador. Nakatanggal lang kasi binuksan ko na kanina. Ito yung silinyador niya. Dito nakakabit yung makikita mo, parang yung may pasukan ng kable ng bike. So, pag tinapakan mo yung gas mo, ilahin yan pa ganyan. Diba? So, ibigay na yung tamang gasolina na hinihingi ng engine. Diba? Ngayon, ang fully closed niya, yung pinakasara niya, ito. So, ito rin yung pang-adjust mo ng idle. Diba? Kasi diba, pag hinila mo itong kable, umaangat, diba? Umaangat. So, ang pang-adjust din siya ng minor. So, ito yung lock nut. Pag in-adjust mo to, luluwagan mo muna tong nut na to. Pag daluwagan mo itong nut na to, tsaka mo pipihitin to. Para
humaba tong nakausli dito sa galing sa bolt na to, tutulak niya to para magbigay ng tamang gasolina. Pag masyadong mataas naman yung minor, luluwagan mo to, iikli to, sasara pa to, bababa pa. Diba? Bababa yung minor niya. Tapos tsaka mo isara ulit tong nut na to para mag-lock siya. Ito, stopper lang siya. Para may hangganan lang yung pagsagad mo ng silinyador mo. So, parang factory calibrated to. Hindi pwedeng galawin yan. Ngayon, since ito yung sa silinyador, di ba? Ito yung sa idle up. Pag nag-adjust ka naman ng idle up, makikita mo ito, may slot din. Di ba? Ayan, oblong din siya. Di ba? Kasi, para pag nag-adjust ka ng idle up, sumutasan yung pagtaas ng idle mo, pag nag-aircon ka, luluwagan mo lang yung nut dito tsaka yung bolt dito kasi i-adjust mo to forward or backward, diba? So pag binackward mo yan, pag binackward mo yan tapos nagkaroon ng vacuum na hila dito sa diaphragm na yan, hilahin ngayon itong rod na to, itong lever na to. O, yan, diba? Kunwari nakasara yan, diba? Tapos ito yung actuator ng idle up. O, nag-aircon ka, oh, hilahin. Nakita mo, gumalaw. Diba? Ayan. Gumagalaw. Diba? So, sa aircon lang to. Ito yung pinaka sa silinyador niya. So, ito yung fuel feed. Dito papasok yung diesel mo. Tapos yung return ng diesel dito. Sa butas na to. Nakatanggal na. Natanggal ko na kasi itong pipe na to. Makaganyan yan. So, tinanggal ko na. Ito naman, four post nito, solenoid. Diba? Fuel cut solenoid. Pag nag-ignition on ka, magsusupply ng positive dito. Pag nagsupply ng positive to, may needle valve yan, nahihilahin ng electromagnetic to. Hihilahin niya yung needle valve. Magpa-flow ngayon yung diesel mo. Ngayon, pag pinatay mo yung makina mo through ignition key, di ba? Siyempre, pag pinatay mo yung kotse mo, i-off mo yung susiyan, mawawala yung supply ng positive dito. Magsashot ngayon yung daanan ng fuel. Mamatay yung ano, yung engine mo. Ito, kagaya ng diniscuss ko kanina, itong apat na butas na to, dito nakakabit yung delivery pipe, yung tube, kung saan pupunta na dun sa injector ng diesel engine. Since apat yan, kasi apat yung cylinder ng makina. So, apat din tong delivery ano na outlet. Ito, para saan to? Dito ngayon, nakakabit yung RPM mo. Yung RPM nung sa instrument cluster mo, yung revolutions per minute. Ito yung nagbibigay ng signal. Ito, Hall sensor ito. Two wires papunta dun sa gauge mo. Oh, ito yung kinakabitan ng gear dun sa timing gear ng ano ng Kia Pregio. Di ba? Sama siya sa ikot ng crankshaft. Di ba? So, ito. So, yung last is yung discuss natin yung sa adjustment ng fuel. Diba? So, ito yung ibabaw. Ito yung ibabaw. Pag pinuksan mo yung engine bay mo, ito yung ibabaw. Diba? So, dito sa likod ng engine. Sa likod ito. So, makikita mo siya. Itong adjustment. Tandaan niya yung itsura. Diba? Yan. Yung stock nito, may cover dito na aluminum. Diba? So, kung mag-a-adjust ka, kailangan tanggalin mo na yung aluminum na yun. Kasi dun may papasok yung flat screwdriver mo para mapihit mo siya. Diba? Ngayon, itong nut, lock nut lang ito. So, syempre, pag mag-a-adjust ka, luluwagan mo lang itong lock nut para mapihit mo to. Ngayon, pag nagpihit ka nito, kung gusto mo patipirin yung fuel mo, yung kain ng gasolina ng diesel engine mo, tandaan mo muna. Diba? Kunwari, ito. Makikita mo na nasa 12 o'clock position yung linya. So, ang gagawin ko dyan, tatandaan ko na dito ako nang galing. Diba? Ngayon, pag nag-adjust ako nito, pakonti-konti lang.
one port na ikot muna. So kung one port na ikot, itong linya na to mapupunta dito, di ba? Ganun lang, konti-konti lang, clockwise dadagdag yung gasolina niya, tapos counterclockwise baliktad na ikot, hihina naman yung gasolina niya, di ba? So pero ang pag-adjust niyan is depende. Bakit? Kasi tandaan nyo, ang engine, may tamang air-fuel ratio yan para sa tamang engine power. Pag mas madaming gas, mas malakas siya. Siyempre, huwag naman sobra. Diba? May tamang air-fuel ratio dyan. Discuss natin yung last kung gusto mo matipid yung diesel mo or gusto mo mas may power yung engine mo. Para sa akin, ang tamang setting ng fuel is yung tamang pag-extract ng engine power do sa diesel engine mo, which is manalaman mo lang sa tamang pag-check ng air fuel ratio plus dynamometer. Susukatin yung power ng diesel engine mo through chassis dyno. Yung isasalang yung gulong mo ng kotse mo sa dynamometer para makita yung actual na power habang na-adjust yung fuel dito sa fuel screw na to. Ngayon, ano kasi mga tao na sobrang tipid mag-drive, yung gusto dahan-dahan lang talaga yung takbo nila, sobrang konti lang yung tapak ng silinyador nila. Ngayon, siguro pwede yun sa kanila, yung talagang yung mababawasan pa yung fuel screw na to. Ang mangyayari, pag sumobra kasi yung bawas mo, hihina yung power mo. Diba? Hihina yung power ng engine mo, pero para sa iba siguro, ubra yun. Yung tipong konting-konti lang tumapasok ng gas pag dinadrive nila yung kotse nila. Diba? Pero sigurado bawas ang power nun. Pag wala na sa power range yung tamang air fuel ratio. Diba? Ngayon sa iba naman na mahilig talaga sa mas inuuna yung engine power, ngayon makukuha yun sa pagbigay ng tamang dagdag ng gasolina sa fuel screw na to. So hindi mo kasi mamimit yung dalawa eh, yung gusto mo matipid pero gusto mo power. Diba? So pag matipid ka, na anong nangyari, sumobra yung bawas mo ng fuel, hihina talaga yung engine power mo. Ngayon pag gusto mong dagdagan ng fuel, gusto mo ng dagdag na engine power, mas malakas siya sa gas. Diba? Pero minsan kasi kailangan mo ng tamang engine power, kung ano lang talaga yung tama. Diba? Kung ano yung tamang hinihingi ng makina. Diba? Katulad ng kunwari, doon ka sa mga lugar na madaming akyatin, mga kumare, Baguio, diba? Kailangan mo talaga doon, yung setting mo dito is yung nagbibigay ng tamang engine power. Pag in-adjust mo to, adjust ka ng one port lang. Kunwari, dito, dagdag ka dito ng one port na gas, diba? Pakonti-konti lang hanggang makuha mo yung gusto mo. Kunwari, ikaw yung tipong tao na sobrang konti lang kung tumapak na silinyador, pwede ka talaga magbawas ng fuel dito. Diba? Titipid yung kain ng makina mo. So, pag sumobra naman ang adjust mo, ang mangyayari, sobra naman hihina ng power ng diesel mo. Ang mangyayari, pag sumobra hihina naman ng power ng engine mo, ang mangyayari, tapak ka tuloy ng tapak. Mas tapak ka ng tapak sa silinyador. So, hindi rin maganda yung effect. So, kayo nang bahala mag-adjust. Depende kasi sa tao yan, kung talagang mahilig sa tipid lang or sa taong mahilig sa may magandang hatak. Diba? O, kayo nang bahala dyan. One port lang. Diba? Pag sumobra ka kasi, kagaya nung sa akin, anong nangyari, pag start mo pala ng engine, nagre-rev siya ng mataas kaagad. Diba? So, kailangan patayin mo kaagad yung engine nun pag sumobra ka. Ngayon, mangyayari, bawas ulit. Diba? O, kaya kasi sinabi ko kanina, pakonti-konti lang. Diba? Para hindi mangyari yung ganun, biglang tumaas yung revolusyon. Okay. Yun lang ang mga madidiscuss ko tungkol dito. Sa susunod, yung pag-overhaul nito. Sa susunod na video ko, yung pag-overhaul nitong injection pump. Medyo komplikado at kailangan muna ng mga special tools sa pag-pull tear down nitong injection pump. So, sa susunod, subscribe kayo. Huwag kalimutan mag-subscribe para ma-update kayo sa mga
mga dagdag na videos ko sa YouTube channel ko. Salamat!